Mobile Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, November 20, 2021. Kung mapapansin nga natin, wala na nga po yung ating minomonitor na low pressure area. Dito po yan sa may parte ng Bicol region. At sa ngayon nga po, ang umiiral pa rin sa atin yung ating amihan o yung northeast monsoon na nakaka-apekto po yan sa extreme northern Luzon at dito po yan sa northern Luzon. At yung ating shear line pa nga po, meron po tayong shear line na nakaka-apekto dito po pa rin sa may parte ng southern and central Luzon. Sa ngayon nga po, mapapansin natin, manitipis na kaulapan na lamang ang ating nakikita sa ngayon. And next 2 to 3 days, wala naman po tayong inaasahan na bagyo o anumang sama ng panahon na papasok sa ating bansa. At kung mapapansin nga natin, na yung ating shear line ay may posibilidad na magpaulan dito po sa malaking bahagi ng Bicol region. Tignan naman natin sa ating satellite image kung mapapansin nga natin na magiging maganda po ang lagay ng panahon ng extreme northern Luzon at ng northern Luzon. Makakaranas po tayo dyan ng malamig na panahon at may posibilidad doon yung ating isolated rain shower. Dito naman po sa may parte ng Bicol region dahil nga po yan sa ating shear line, may posibilidad nga na makaranas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Bicol region at ilang bahagi ng Quezon at ng Polillo Island. Dito naman po sa may Mindoro province, magiging maganda rin po ang lagay ng panahon subalit makakaranas tayo ng biglaan pagbuhos ng pag-ulan. Dumako naman tayo sa Visayas kung saan nga po magiging maganda ang lagay ng ating panahon. Asahan lang din natin yung ating isolated rain shower and localized thunderstorm. Maging dito po sa may Mindanao ay magiging maganda rin po ang lagay ng ating panahon. May posibilidad po makaranas tayo ng mahinang pag-ulan, lalo po yan pagdating sa hapon. Dito naman sa may Palawan, magiging maganda rin ang ating lagay ng panahon pero pagdating po yan ng hapon, makakaranas tayo ng isolated rain shower. At wala na tayong iba pang sama ng panahon na inaasahan na makakaapekto sa ating bansa. Maliban nga lang po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin dito sa ating advanced weather forecast na by November 21, tuloy-tuloy pa rin po na magiging maganda ang lagay ng panahon at makakaapekto pa rin sa atin yung shear line at yung amihan. By November 22, magiging maganda pa rin po ang lagay ng ating panahon at pagdating po ng November 23, muling lalakas po yung amihan at magkakaroon na po tayo ulit ng mga pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Luzon. By November 24, mapapansin nga rin po natin yung paglakas ng amihan at yung shear line. Mapapansin po natin may posibilidad pong may mga malalakas na pag-ulan sa northern Luzon at extreme northern Luzon. Asahan po natin yan. And by November 25, mapapansin natin tuloy-tuloy pa rin po yung mga pag-ulan na mararanasan halos sa buong bansa ay makakaranas ng pag-ulan. By November 26, makikita natin may posibilidad tayong low pressure area. Dito po yan sa Bicol region at yung ating makakapal na kaulapan na yan, mapapansin natin magpapaulan po yan sa may malaking bahagi ng eastern section ng Luzon at ng southern Luzon. By November 27, mapapansin nga natin tuloy-tuloy po makakaranas ng pag-ulan. Malalakas na pag-ulan po yan. Yung mga mapapansin natin na makakapal na kulapan na yan ay malalakas na pag-ulan yan. At may pressure nga po tayo rito nakikita sa may eastern section ng Polillo Island. By November 28, tuloy-tuloy pa rin po halos 3 araw makakaranas na malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon at ng Southern Luzon. And pagdating naman po ng November 29, asahan pa rin po natin yung tuloy-tuloy na pag-ulan at meron tayong isang possible low pressure area dito po sa labas ng ating bansa sa may eastern section ng Mindanao. Sa ngayon po, ito pa lang po yung available data para po sa ating advanced weather forecast at mapapansin nga natin
by next week, makakaranas na po tayo ng malalakas na pag-ulan. Starting November 26, no, makakaranas na po tayo dito sa may extreme northern Luzon at ng northern Luzon. So iba yung pag-iingat na po agad sa ating mga kababayan dyan sa mga posibilidad na pagbaha. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note the copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.